Christina, Edith, even the Suyu. Ito yung mga hero na parang walang pake sa Nolan. Parang ang kaya nila i-burst dito sa totoo lang is yung Beatrix. But even yung Beatrix, hindi ganun kaganda matchup mo. Kasi kapag nakakuha siya ng Wind of Nature, yan yung mga marksman na kapag kumombo ka, tapos hindi sila namatay, pipligayaran ka pa niyan eh. Tapos papatayin ka. That is an idea that the Auroras have in mind, picking up the Beatrix para kay Paldoming. Meanwhile, Team Liquid Philippines, hawak nila ang agility speed with a glorious pathway and a circling eagle na hawak ng Hylos at ng Matilda. Match point ang pinaglalabanan ng dalawang teams natin. Who's gonna get to point number two? Casters, pasok. This is it, oras na ulit na para patumpayan ang lakas ng ating mga players. Aurora laban sa TLTA. Suyo this time around ay napunta sa Aurora. Parang binanggit natin to kanina eh. May chance kayang makita natin na si Demon Knight naman ang nakasuyo. At sino mag-aakala na next game pangyayari na siya. Be careful what you wish for. Be careful talaga. Oo, kasi ito na nakita natin. So, pinag-usapan natin before mag-start yung playoffs natin na magagamit ba, sinong gagamit, yes. At kung ma-open ba yung Suyu. So, third game na siya nagamit para sa ating playoffs. And yung Jushin naman ay gamit na gamit din. Actually, para sa ating pinaka-run and emblems, parang the usual ating mapa so far from game number one, game number two. Ngayon, nagta-transition tayo na kalmado lang muna. Oo, pero dito na siguro tayo magkakaroon ng tagpo. Dahil magsisimula at magsuspon na ang kauna-unahang turtle natin for this game. Nabanggit na ang ating Infinix Game tambayan na pinaglalabanan nila rito ay match points. So kung sino man ang makakakuha nito ay napakalaking bagay na noon. Glorious pathway, inilatag natin ang mga ka-retrieve nito. It's going to be you, eh! Demon Kite, siya ang unang tutumba. At mga user link, ikilag gagamitin para makatakas na lang una. Dahil yung Crimson Beacon, inilatag na. Napakaraming ginamit pa ni Primal Wrath ay hindi napapansinin muna ng TLPH. And that's two members down para sa side ng Aurora. Pero makikita natin para din sa ng Aurora naman ay nakakuha sila ng turtle. So nagkakapalitan natin ulit. But so far in terms of sabihin na nating teamfight, talagang yung pagkadikit-dikit ng side ng TLPH ay pero nanalo sa teamfight ng TLPH, pwede magbago yung sitwasyon or pwede maulit-ulit ng mga teams. Yes, depende talaga sa magiging kapalaran dito. Nakita natin kanina na talagang natan siya ito ng Team Liquid Philippines. Pero this time naman, Aurora MLBB sila yung medyo nakapalibot talaga dito sa ating bandang perfect hit. At nakakasama na si Doming this time. Ano? So, tignan natin kung ano magiging development. Nahila! Kasama ni JP lahat mula Divine Judgment hanggang doon sa Venus Rage. Nandito na rin yung Glorious Pathway inilatag na. Pero Sir Click Eagle mukhang kay Sanford lang nakapuntir niya. At ngayon naman, sino ba ang susunod na tutumpa? Mukhang that's going to be Edward. Grabe si Sanji. Pumasok ito Crimson Beacon. At ang daming sinagaw ng mga bahala ng DLPH. Pero magiging palitan natin 3-4-3. Double kill para rito kay Doming. At mukhang makakalabang pangayata ng kaunti ang Aurora MLBB dito. Flicker para kay Berry Cutie. Okay, so nakita natin nakapag-free hit si Doming. 3-0-1 by the way kay Doming dito. So tumakas na yung goal ni Doming. And wala yata nakapansin for the players. Napili talaga yung kanyang Circling Eagle at kinamit kay Flicker para mapadiin. Uy! Teka lang! Gusto talaga ilaban ito! Kaso ay, naiwasan niya ato niya sa Avon Force at sinalo niya yung Niners Apathy! Oh my goodness! Oh my goodness! Doming is on fire. Parang kaya ko to eh. Parang nasipat ko to. Nagamit ko to nung mga ilang beses. Kaya kabisado-kabisado niya kung saan ilaland yung kanyang bala. Even yung mga bala ng kanina. Teka lang, harap-harap ang sniper yun na ipinakita ni Doming. Pero teka lang, hindi pa pala nagtatapos na naman ang ating laban kasi si Sanford naman dito yung huhulihin. Kaso sumasakit na rin yung damage paunti-unti ng Aurora MLBB. Pero si Renegy yata, magiging kapalit at nasundo pa naman ni JP, si Sanford. At nandito na naman si Mary Cutie Bitasaman for si Edward na yung susunod na target na palimang panoon ng Lantern Flare. At mapapawasan ang dalawang miyembro ngayon ng Aurora at ang laban ay nagpapatuloy pa nga. Kaso masakit si Demon Kite at may triple kill si Carlito. Grabe yung sagutan dito ng mga junglers natin. Traikutan at mukhang dito na nagtatapos ang habulan. Oo. Hindi na muna magtutuloy si Carl unless he away ang gusto. Pero para mag-terrify si Carl DC dito, mawala na buhay. Ginamit yung Circling Eagle para makatakas. At ito na mga players na TLPH para mabibigyan na yata si Edward. Very cute, biglang sumayaw. Okay, at nandoon kamuntikan din makabato ng ilang bala si Doming. Pero alam na ng Team Liquid na hindi na sila pwedeng magbabad. So out kung out, pero grabe yung salubungan mula sa kabilang dulo ng mapa. Nagkaano sila intersect doon sa may gitna. Hindi ko na nga alam kung ano nararamdaman ng mga players natin ngayon kasi parang hindi natin malaman kung tapos na ba yung teamfight o hindi. Oo. Ngayon mga tipo na hindi, kausapin mo, nasan ba? Okay. Ituro mo. Oo. At ang tinuturo ngayon ay si Renegy ay nakikita natin dito sa side ng Aurora. Kinapit yung Glorious Pathway. At gusto na naman kuhain dito si Sanford kaso napalibag lang si Renegy. Nabawian doon at sapat na pala yung oras para makapag-lord si Carlito. Ang bilis nang nagiging takbo ng laban ngayon. Oo, parang bawal kang pumikit kasi pag pumikit ka parang bigla na lang mawawala ng isa dalawang player. Psst! Naiwan yung S.
isang dalawang player. Okay. Na iwan yung S. So ito, Lord ay mag-march sa may bottom lane. Kill.ph lamang dito na 3.1 in terms of gold. And the time ay pinagit mo dito na nagiging mabilis yung pangyayari. That is because of the guiding wind na rin. Even yes. Sanji, parang medyo offensive yung kanyang Crimson Beacon na talaga magpupron siya. Tapos lumilipad ka na, meron ka pang highway. So grabe naman yung giggle dito. Kaso nga lang mukhang nasaktuhan si Carolito. Pero yun na yata yung inaasam nila na shutdown onto the wing. Pero kapalit nun ay yung jungler din ng Team Liquid Philippines. Sabi natin parang yung mga marksman ay mostly sa late game eh. Pero yung mga marksman, mga gunday natin parang ngayon palang. At speaking of, si Demon Guide makakakuha ng kill si Benicu. May kita rin nila. Sinalaban pa ba yung ni Benicu niya ni Sanji kasi dadalawa na lang natin ng miyembro. At mukhang makakakuha ng magandang bawi ngayon ng Aurora. So kahit pa sabihin natin tumatapang ang Team Liquid, kailangan mo respetuhin yung bawi ng Aurora. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Nalilito na rin yung tenga ko sa Sigurd. Ganun din yung ginagawa ng damage ng Demon Kite and Domain, ating Domain Kite connection. So ito na naman, narinig din naman natin yung ugong ng Lord. Parang okay. Kakaiba na naman yung papakita ng ano dito, team fight ng mga teams. Ayan na, lumampas na siya. Nag-spot na siya ulit. At awakan, I think isa rin sa mga kailangang isipin dito ng Team Liquid na ang taas ng capability talaga ng Suyu mag-secure ng mga objectives kung ganito at ganito lang. So probably Hero ang isa sa mga pinaka magiging go-to. Hero muna, parang mag-minus one muna if ever na merong sumilip. Yes, options yun ng Team Liquid. Parang ang problema din dito for Team Liquid, pwede kasi biglang manghila din si Renegade pag na-reveal. Yung kahit sino nga player, actually kahit si JP pwedeng bigyan, anyone ay parang advisable na bigyan kung ikaw ang Aurora dito kasi single target, why not actually make the most out of it? Yes. Pag nasamunutan mo or natalian mo, diretsoin mo na. Huwag mo naman, huwag mo masyadong reaction, baka ako dito ang masampulan ng kabot ka kung ano mang ginagawa ni JP magmula pa kanina eh. Pero may sapat naman na yata informasyon ng magkabilang kupunan kahit papano. Tingnan natin kung sino magsisimula ng labang ito kasi kampante talaga ang Aurora MLBB para dito sa pagsisimula ng Lord natin. Alam naman natin yung capabilities ng isang soul saver, oh tama, pagka na-timingan niya yung Lord. So grabe ang pagiging maingat ng dalawang teams prior to this. Pag nagkamali ka kasi nang pindot dito, ibig sabihin yung napindot mo na yun, hindi mo na mapipindot mamaya. So kailangan mo maging maingat. Ibig sabihin yan, pag pinindot mo yung... Wow! The horse is mine! Wow! Nakita ko yun! Parang carousel ah. Ano parang nabibring back ako sa mga younger years ko na. Parang carousel yung... Speaking of younger years! Oh my God! Ayun na, yung mga highway. Lumipad na rin si JP. Okay. Hapuling nga talagang si Domen. Sinalubog nila ni JP. Oh, sana ba talaga yung intersection natin dito? Dapat tayo titingin kasi napakaraming nanakap doon or shatter. Pero dediretsuhan na si Domen doon sa likod. Kaso nga lang si Karol dito yung susunod na tutumpa. Si Sanford, talagang hinahanap lang dito yung Beatrix. At alam naman niya, kaso nga lang 2-4-2-3 na. Sino nga bang makakalamang dito? Kasi si Demon Kite makakaisa pa. Ano ko si Benny Cutie na papalipulan na rin ng long players. Pinalibag si Benny Cutie. Oh, si Benny Cutie ay dinabugan. Isa-isa sila ng mga players dito ng Aurora. So Lord ay mag-march in dito sa Ray Middle Lane. Again, momentum ang nakataya para dito sa ating mga teams. 1-1 ang ating current score, pero yung mananalo dito is match point. Okay, yun ang isa sa mga pinakamagandang targeting na nakita natin from Aurora MLBB throughout this entire game. Pero ito na yung glorious pathway, nilatag na nga. Gustong harangin na gusto lang i-focus muna yung Lord objective na nandito sa middle lane inhibitor turret ng LPH. Pero ang sakit na nga talaga doon ng Bennett's Reach, kinailangan mag-guiding wind doon para malang makabalik ng konting buhay para rito kay Sandboard. Pero matagumpay na mapapatumba ng Aurora MLBB yung inhibitor turret. Oh, parang masisira na rin yung Aurora dito sa may bottom lane at sobrang nahihirapan ngayon ng mga players ng side ng TLPH na talagang bigyan si Domen kasi mabibigyan nila pero tatlong dalawang players yung magiging kapalit. Ginamit na naman yung Glorious, by the way. By the way, na sinabi ko. Dalawa kasi yung Glorious Pathway na magkasunod na makikita natin ngayon dito. Pero yung ginamit, yung hinata, ay si Sanford. At mukhang mabibigyan na naman nga dito ni Doming na napakataas na siguro ng stacks sa Sky Piercer. So 33 seconds, wala si Sanford para sa Team Liquid Philippines. Oo nga kasi kanina pa, 18 na, ay 15 minutes na yung laban natin. Tapos dalawang beses pa lang siyang namamatay. Yes. Tapos 8 kills na siya. So totoo yung sinabi mo dito, napakataas talaga na stack! Ayan na talaga yung nastakan si Demon Kite para masastakan din. At hindi na rin kinakaya ni JP. Kapag siya'y pumapasok, sobra ng hapde. Aabutan pa dito si Sanji. At malinis na wipeout for Team Liquid! Aurora MLBB match point! Isa na lang ang kanilang inaantay at kitang-kita natin ang ugong ng mga Auroras. Tingnan natin at pakinggan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa laban na yun. Mga katamay, Infinix Game ng Bayan, kayo muna. In Auroras, isa na lang.